garlic, onion, egg, spring onions, grated carrots, 1/4 giniling, and of course, kailangan din natin na 1 pirasong puso ng saging. And the lumpia wrapper. Kailangan din natin ng pepper and salt to taste. So tara, start na tayo. So ito isang buo nating puso ng saging. Tanggalin lang natin yung mga gilid. Yung parang pinakamaruming part lang. Ayan. Tapos ito, ready na to para hiwain. So, cut lang natin. Pati dito sa gilid. Tapos dito lang din sa gitna. Tapos, meron tayo ditong tubig. Iwain lang natin ng maliliit. Meron lang tayo ditong tubig. Lagay lang natin yung puso ng saging. Ayan, babat natin para matanggal yung mga dakta niya. Tapos, iwain nyo lang yung mga natitirang puso ng saging. Tapos, ibabad nyo ulit dyan. Tapos, after natin to ibabad, pakukuluan lang natin yan para lumambot. So, pag hinihiwa nyo, pwede na kayo magpakulo ng tubig sa inyong kaserola. Tapos, lagyan nyo lang ng konting asin. So, ayan, nakulo na yung ating tubig sa kaserola. Ilalagay na natin yung puso ng saging na ibinabad natin sa tubig. Tapos, lulutuin lang natin saglit. Hanggang sa lumambot lang yan. Magla-light brown yan kapag kaluto na siya. Tapos, iti-drain lang din natin. And then, ihiwain natin ng maninipis. So, balikan natin yan mga ilang minuto lang. So, ito, luto na yung ating puso ng saging. Hanguin lang natin to, tapos i-drain natin. Tapos, pipigain nyo to hanggang sa matanggal yung extract niya. Tapos, hiwain natin ng maninipis. Go. Ito, tapos, i-set aside. Hiwain. Yan, so, tapos na natin siya hanguin. Palamigin lang natin, tapos pipigain natin para mawala yung mga extract. Tapos, hiwain natin ng maninipis. So, ito yung sinasabi ko kanina. Piniga ko na siya, tapos hiniwa ko na siya ng maliliit. So, andito na siya sa ating mixing bowl. Pagsasama-samahin na natin itong carrots. Yan. Itong ating sibuyas. Itong ating bawang. Itong giniling. At itong ating spring onions. Tapos, mix lang natin. Haluin lang natin itong maigi, mga kakusina. Yan. Tapos, after mixing, yung iba ginigisa yung giniling, pero ako hindi na kasi lulutuin naman natin to sa low medium heat na apoy sa ating kawali na kumukulong mantika. Tapos after nyan, maglalagay lang din tayo ng salt and pepper. So mag-add lang tayo ng pepper para magkaroon lang ng lasa. By the way, kaya pala maingay yung background kasi inaayos yung gate namin sa labas. Yung mga drainage dyan, inaayos lang. Tapos lagyan din natin ng salt. Yan. Tapos i-mix ulit natin. Pwede kayo gumamit ng kamay, basta hugasan nyo maigi yung mga kamay ninyo. Yan, tapos after mixing, add naman natin yung isang itlog na binili natin kanina.
kalat lang natin. Para lang mag-combine yung mga ingredients na nilagay natin. Tapos, after mixing nito, ilalagay na natin to or ibabalot na natin siya sa ating lumpia wrapper. Ang ganda ng kulay niya. Diba? Tapos haluin nyo lang maigi. Tapos depende na sa inyo kung gaano ka laking size yung bibilin ninyo. Pero ang meron kasi ako dito is medium na lumpia wrapper. Kasi babalot ko lang to, kukuha, kuha lang siguro tayo ng 1.5 na kutsara. Tara, balutin na natin to. So, ayan, para mas mamix ko siya ng maigi, gumamit na rin ako ng malinis na kamay ko para mahalo lang siyang maigi, tapos balutin na natin. So, ayan, kuha lang tayo ng isang lumpia wrapper, tapos scoop lang tayo ng exact amount, parang mga 1.5 tablespoon siguro, or 1 tablespoon, pwede rin, tapos ikalat lang natin. Ayusin lang natin. Yan, tapos ibalot na natin to. So, dito lang sa gilid. Tapos dito ulit sa gilid. Tapos ibalot nyo lang na ipipress nyo yun dito sa gilid niya. Ha? Tapos ganun nyo lang. Tapos ikot nyo lang. Ganyan. Tapos kailangan nyo lang dito ng tubig. Lalagay nyo lang dito sa gilid. Yan. Tapos, ganyan na itsura niya. Gawin nyo lang yung iba pa nating mixture dito. Yan, ganun lang din. Kung paano ko to ginawa, ganun lang din yung gagawin ninyo. Tapos, pag niluto nyo to, dapat mainit na mainit yung mantika ninyo para hindi siya magiging, parang hilaw yung loob, tapos maluto yung labas. Kaya kailangan mainit na mainit muna siya, tapos ilalagay ninyo bago hihinaan ninyo yung apoy. Hello mga kakusina! Kung hindi ka pa nagsosubscribe sa aking channel, please click subscribe button, click notification bell, click all para lagi kang notified sa bawat upload kong mga videos. Thank you! So ayan, mainit na yung ating mantika. Pwede na nating ilagay yung ating lumpia. Ayan, dapat makikita natin golden brown ang ating lumpia. Ayan. Tapos gagamit lang tayo ng strainer para matanggal yung mga excess oil. And then pwede na natin itong i-enjoy with ketchup. Don't forget to like, share, and subscribe. Oh, 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 oh,